Nagpapatuloy po tayo sa ating serye, pang-pitong part na po ito. And I think meron pang isa next Sunday. Huwag ho kayo mawawala next Sunday because marahil yun na po yung culmination, yung summary ng ating pinag-uusap. Have you been with us since the beginning ng serye po na ito na patungkol po sa salita? No? So far may natututunan naman po kayo sa salita. No? Kung ano po yung layunin at kapangyarihan po ng salita. Amen po ba? So ang ating title ngayong umaga na ito, tamang-tama lang, sabi mo sa katabi mo, I'm so glad you're in church today. Sabi mo sa kanya, natutuwa ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Sige, sabi mo, no? Yan, sabi mo. O yung katabi mo, parang hindi natuwa na ikaw ang katabi niya. Ganun ba yon? Hindi naman. Yan. So ang title po natin is, ang si Ate Marita walang katabi. Sa susunod may katabi na yan. Amen. Praise the Lord. No? Ang title po natin ay, Ang Tabas ng Dila. No? Title pa lang, medyo may tatamaan. No? May tatamaan po ba? Hari nawa, meron. No? Ang tabas ng dila, pigilan o di mapigilan? No? Yan. Ito ba yung Yoli? Kayo ba yan? Yan, pamilyang Yoli and ano nga bang pangalan ng mister mo? Nakalimutan ko na. Ivan, no? Oy, Yoli and Ivan, welcome home. Matagal ko nang ini-invite, no? Praise the Lord. Nakita ko na rin, no? Tatlo na 'yung anak nyo, dalawa. Dalawa lang. Praise the Lord. So every Sunday nandito na, ibig sabihin. Amen. Amen. Hallelujah. Going strong, going strong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang tabas ng dila, pigilan o di mapigilan? Ano ba totoo? Napipigilan ba natin yung dila natin? Sa tingin nyo, kaya nyo pigilan yung dila nyo? No? Ang sama lang sa Tagalog, dila eh. Pero sa English, tongue. No? Medyo social, no? Pero, ibig sabihin na ito, kaya ba natin kontrolin yung sinasabi natin minsan? Kadalasan po ay hindi. Amen po ba? So, ang sabi dito, pigilan o di mapigil. Minsan, hindi natin mapigilan na tayo po ay magsalita. Eh, buti na lang kung yung ating pananalita po ay maganda, no? Malumanay, maamo, no? Masarap pakinggan. Pero yung pananalita po natin, eh, galit o maaskad yung pananalita na, ay walang makikinig po sa atin. Amen po ba? Amen. So, ito yung title natin, Ang Tabas ng Dila. Kaya ba nating pigilan ito o hindi? No? Tingnan po natin, no? Kasi ang sabi po ni Santiago, ayon po sa ating pag-aaral, tingnan po natin ang libro po ni James o Santiago. Sabi niya, ayon kay Santiago, ang pigilan o paamuhin ang dila o pananalita ay hindi mahirap gawin. O, yun naman pala. Hindi naman pala mahirap gawin. Amen? Praise the Lord. Amen? Kundi, imposible. Imposible, kapatid. Imposible na kaya mong... Kaya nga po, pag galit tayo, mag-iingat tayo kasi kung ano-anong lumalabas sa ating mga bibig, pag galit ka, eh kung masaya ka nga, di ba? Kung ano-ano rin lumalabas sa bibig mo. Mag-iingat po tayo. Malaking aral po ito kasi this will tell us kung tayo nga po ay tunay na matuwid o mature bilang mga Kristiyano. Alam nyo ba na kung gusto mong malaman yung maturity ng isang tao, pakinggan mo yung mga sinasabi niya. Gusto mong malaman kung gaano nakalalim ang isang tao sa Panginoon, pakinggan mo yung kanyang sinasambit, yung kanyang madalas sabihin. Pakinggan mo rin yung sinasabi ng kanyang sinasabi. Nakuha niyo po ba yon? Yung sinasabi ng kanyang puso. Kasi from out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen po ba? Kaya mag-iingat po tayo. Bakit po? Kasi alam natin, later on, I went ahead of myself, but we know that the heart is very deceitful. And the heart will always tell the mouth kung anong sasabihin niya. Amen po ba? Kaya mag-iingat po tayo. Pero kung ito naman po, kung meron tayong magandang puso, abay, syempre, puro magandang sasabihin din ang lalabas dyan. Amen po ba? Amen. Kaya malalaman mo kung ano yung puso ng tao dun sa sinasabi niya. So, ngayong umaga na to, magkakaalaman po tayo. No? So, ayon kay Santiago, imposible po. It is impossible to tame the tongue. Ano bang Tagalog ng tame? Paamuhin. Imposible daw na umamo ang tabas ng dila po natin. So,
So, ano mangyari kung hindi natin mapipigilan ang tabas ng ating pananalita? Ano pwedeng mangyari, no? Tunghayan po natin, tignan po natin yung sa Santiago chapter 3 verse 1 to 2. At bago tayo magsimula, no? Tayo po ay manalangin po muna, tayo po ay tumayo para sa paggalang po ng salita po ng Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo, aming Ama, salamat, pinagkaloob niyo po sa amin ang iyong buhay na salita at nawa, mangusap po ito sa bawat isa po sa amin. Lord, kasangkapanin niyo po ang iyong lingkod, maging malinaw ang iyong mensahe ngayong umaga na ito at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Turuan niyo po kami ng iyong mga kaparaanan upang mas maging kapaki-pakinabang po kami sa inyong kaharian. Salamat po. Bigyan niyo po kami ng pusong umuunawa sa inyong salita ngayong umaga na ito. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakakarinig. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Malakas na amen. Sabihin po ng lahat, malakas na amen. 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 Sige po, umupo po tayong lahat. Sabi po sa Santiago, James chapter 3 verse 1 and 2, Santiago 3 versikulo 1 hanggang 2, sabi po doon, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro na ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ng ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali. Amen po ba? Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ulitin ko po, ang sino man po sa atin na hindi na nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Yes, it is impossible to tame the tongue, pero pwede palang matutunan na tayo po ay magpigil sa sarili. Amen po ba? Amen? So, ano ang kailangan nating matutunan ngayon? Nagsisimula na nating maunawaan. After how many series po sa pananalita o sa salita, dito po sa church, pang-pito na po ito, no? Nagsisimula na nating maunawaan ang kapangyarihan at layunin ng ating dila, no? Napakaliit na bahagi sa ating katawan, no? Pero ito po ay napaka makapangyarihan. Amen po ba, no? Eh yung tahimik ka lang makapangyarihan na eh. Alam mo 'yon? Yung tahimik. Ang dami nang nagugumilahinan diyan. Ba't tahimik si Ate Laleng 'yon? Grabe. Nag-iisip na 'yan. Siguro may iniisip. Wala na, hindi ka na mapakawa. Hindi ka na ma-relax. Ba't tahimik ang asawa ko ngayon, no? Eh paano pa kaya pang nagsalita 'yan? Amen. Nakukuha niyo 'yung ibig sabihin, no? So, ang dila po ay isang ordinaryo lamang na parte ng ating katawan, pero pwede pa lang kontrolin ang ating pananalita. Dahil kung hindi natin makokontrol ang ating dila, siyang magkokontrol sa iyo. Aba, may sariling utak pala 'yung mga dila natin, no? Di ba? Amen. Ganun ba 'yon? Amen. Hallelujah. Ang kakayahan nating kontrolin ang ating tugon, yung response natin sa mga tao ay nagpapakita ng ating pagiging mabuting anak ng Diyos at pagiging matalino. Alam mo, sabi ng salita po ng Diyos, kung ikaw mismo kaya mong kontrolin, kasi hindi mo pwedeng piliin yung mapapakinggan mo sa ibang tao. Amen po ba? Lahat ng klase ng tao nasa paligid mo, bawat isa sa kanila may kanya-kanyang pananalita. At hindi mo pwedeng piliin kung sino doon ang pwede lang magsalita. Lahat po yan magsasalita. Pero, ang iyong pagtugon, your response will determine kung gaano ka nakalalim sa Lord. No? Kung gaano ka nakalalim sa Panginoon. Your response, yung iyong response sa kanilang sinasabi, ay magsasabi kung ikaw ay talagang mature na. No? May mga salita po kasi na hindi natin pinapalampas. No? Pag nagsalita yung kapitbahay natin patungkol po sa atin, ay hindi ko palalampasin yan. No? May mga ganon. May mga tao naman na nagsalita ng masama sa kanila, kaya nilang palagpasin. Bakit? Kasi alam nila, wala itong kapangyarihan sa kanila. Mas mature po yung ganon. Amen po ba? Pero may mga taong palaban po lagi.
Huwag na huwag ka magsasalita sa akin. Pag nagsalita ako, magsasalita rin ako sa iyo. Alam mo yung mga ganon, no? Pero hindi sa lahat ng panahon ay meron tayong magandang tugon sa mga ganitong klase po ng pananalita. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Siniset ko lamang po yung ating pundasyon ngayong umaga. Ang pagiging mature o pagiging ganap na Kristiyano ay madalas nakikita sa ating pagtugon sa mga sinasabi at naririnig nating mga pananalita. Ang pagpigil o pagpili ng ating mga salita at tono ng ating kasi isang bagay, it's one thing na tayo po ay nagsasalita, it's another thing yung sa tono naman ng ating pananalita. May mga tao hindi nagmumura, pero pag nagsalita, para kang minura. Alam mo yun? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Hindi siya nagmumura, pero dahil yung sinabi niya, patusok. Hindi ka naman niya talaga minura eh. Pero yung sinabi niya parang, grabe, parang niya akong ibinaba doon sa sinabi niya. Masakit magsalita, pero hindi siya nagmura. No? Naiintindihan niyo yun? Yung tono ng pananalita ay malaking bagay. No? Galit ka ba? Hindi ako galit. No? Paano yun? Ano paniniwala mo ron? No? Bati na tayo. Oo, bati na tayo. Eh, galit eh. Di ba? Yung tono ng pananalita, isang bagay na naman po yan na kailangan pag-usapan. No? Sa mga mag-asawa, laging ganun. No? Laging nakabase sa tono ng boss ng asawa mo kung paano ipapamuhay yung buhay mo. Di ba? Kung maganda ang tono ni Mrs., Han, kumusta na? Good morning. Uy, ganda. Maganda. Maganda rin ang pakaramdam ng mga asawang lalaki. Pero pagka ang babaeng, asawang babae, no? Pag tinanong, oh, kumusta na? Bahala ka sa buhay mo. Pag gano'n, ayun, alam mo na, may komosyon. Di ba? Alam na mga lalaki yan. Nasa tono pa lang ng boses natin, alam na nila kung tayo po ay galit o hindi. So, ano ang response natin dyan? No? Yun ang iniingatan natin actually. Kasi wala tayong control sa sasabihin ng ibang tao, pero tayo po may control sa sasabihin mo. Amen? Kuha nyo? Amen po ma? So kahit ano pang dadadadadadan mong ibang tao dyan, pero ikaw naman, dahil anak ka ng Diyos, pwede naman maging malumanay at iparamdam mo sa Kanya na naiintindihan mo siya. Di ba? Sinong panalo? O di ikaw na mas mature. Amen po ma? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw. Oo. Sabi nung isa, talaga, ikaw yun. Subukan natin, no? So, ngayong umaga, tunghayan natin yung tatlong pagwawangis. Ano ba yung English ng pagwawangis? Yung tatlong metaphors. Pagwawangis po na nagpapakita kung gaano makapangyarihan ang salita o pananalita. So, dito sa tatlong pagwawangis na ito, makikita mo gaano makapangyarihan ang salita. Unang-una, number one, ang renda. Sabi nyo nga po, renda. No, alam niyo po ba ang English ng renda? Reindeer. Uy, classic yan ha. Maalala ko. Ang English, ang English po ng renda is bit. B-I-T. B-I-T, doon po yan sa ilong ng kabayo. Ayan, kaya yung picture po dyan, kabayo. Nakita niyo ba? Mukhang malabo, no? Ang renda. Ano po ang kinalaman ng renda sa ating buhay, no? Sa Santiago chapter 3, verse 3, sabi po doon, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito ay napapasunod. Sabi niyo nga po, napapasunod. Napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisip. Hallelujah. Itinuturo ni Santiago na ang ating dila ay parang renda na nagko-control sa ating lakas at direksyon. So, ang ating pananalita pala ay kokontrolin niya ang direksyon mo. Kung ano yung klase ng pananalita mo, yun ang magiging direksyon ng buhay mo. Nakakuha niyo? No? Kung bakit renda siya? No? May kakayahang kontrolin ang iyong direksyon? No? Kaya po, maraming tao ang pariwara ang buhay. Bakit po? Kasi hindi nila makontrol ang kanilang mga dila. Yung mga mga ganun. Alam mo na ang kalalagyan po nila, no? Pero nakakalungkot kasi hindi lahat ng tao alam 'yan. Pero ikaw na nakikinig sa serye po na ito, alam mo na makapangyarihan ang salita
ang magbibigay na paano ang iyong pananalita lately? Paano ka magsalita sa sarili mo lately? Ano ang mga sinasabi mo sa sarili mo lately? Hindi ko na kaya ito. Yan, yan ang mga madalas sabi. Grabe naman ang hirap ng buhay. Well, totoo ba yon? Well, totoo naman. No? Pero hindi ibig sabihin, eh, ganun naman ang pamumuhay mo. Maaring mahirap ang pamumuhay sa kalahatan, pero sa'yo, you don't have to be that way. Amen po ba? Maaring lahat po ay may sakit, pero ikaw na anak ng Diyos, ay hindi kailangang manatili na may sakit. Maaring lahat po ay nagkakagulo na, pero ikaw ay mayroong kapayapaan sa puso. Bakit? Dahil sa iyong pananalita. So, bantayan mo yung sarili mo, yung sinasabi mo sa sarili mo. Ano yung sinabi mo kahapon tungkol sa sarili mo? Nung tinignan mo yung salamin, ay, grabe, taba-taba ako na. Diba? Gusto mo ba yan? O, di yan ang sabihin mo. Pero kung ayaw mo yan, ba, okay ah, lumilit na yung tiyan ko. Hindi naman sa nagsisinungaling ka, no? Hindi naman, no? Totoo naman na lumalaki na yung tiyan mo, no? Sabi ko, Han, lumalaki na yung tiyan ko. Ang sagot sa akin na asawa ko, o nga, kaya kailangan, magbawas-bawas na tayo sa kanin, di ba? Mga ganun, no? Sa akin, okay lang yon. Pero kung sasabihin ko yan sa ibang tao, alam mo, best friend, ang laki na ng tiyan mo. Di ba? Ano sa tingin mo ang tugon niya sa akin? Grabe naman to. Tingnan mo yung sarili niya. Kung makapagsabi ng gano'n, eh, di ba? Mapipili mo yung response mo eh. Di ba? Nakukuha niyo ibig sabihin? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, imbis na sabihin mo na, Kuya Noni, laki na ng tiyan mo. Abay, di sabihin mo na lang na, Kuya Noni, ang ganda ng shirt mo ngayon. So, di ba? Alin na mas maganda doon? Kuya Noni, ang laki na ng tiyan. Parehas sa totoo to ha. Ah, kunyari lang ha, kunyari lang Kuya Noni. Kasi wala naman tiyan si Kuya Noni. No? Parehas sa totoo, no? Kuya Noni, ang laki ng tiyan mo o Kuya Noni, ang ganda ng gupit mo ngayon. Alin mas magandang sabihin doon? Eh, siyempre, yung mas maganda, di ba? Alin ang sa tingin mo pakikinggan ni Kuya Noni po doon? Eh di yung Kuya Noni, ang ganda ng gupit mo, di ba? Pero huwag mong susundan na, Kuya Noni, ang ganda ng gupit mo. Pautang naman, oh. Huwag mong susundan po ng ganon. Dahil mas masahol pa yon doon sa sinabi mong ano. Amen? Nakuha niyo ibig sabihin? May mga tono ang boses natin na nalalaman yung maturity mo. No? Hindi ka nang bubola, pero pipiliin mo. Imbis na sabihin ko sa kanya na ganito o ganyan, eh sasabihin ko na siya ay mas yung maayos ang sasabihin mo. Amen po ba? Pastor, ibig sabihin mo kailangan ko magsinungaling? Eh hindi mo naman, hindi ko naman sinasabing magsisinungaling ka. Pwede mong piliin yung sasabihin mo. Eh, paano niya malalaman pangit siya kung di ko sasabing pangit siya? Di ba? Bakit? May kirinate ba si Lord na pangit? Yun. Bago ka magsalita, isipin mo na, o nga no, pangit nga ba siya? Eh kung pangit siya, di pangit din ako. Di ba? Bago ka magsabi ng pangit, isipin mo, Lord, kung ikaw ba ang magsasalita sa kanya, ito ba ang sasabihin mo? Noni, magandang umaga, laki na nandyan mo. Ganun ba si Lord? Hindi. Di ba? Si Lord, lagi niya sasabihin kung ano yung maganda sa kinabukasan mo. Kahit gaano kapangit yung sitwasyon mo ngayon, ang sinabi ng Diyos, ang huling sabi sa buhay po natin. Amen? Amen? Hindi yung sinabi ng kapitbahay mo ang last say sa buhay mo. Ang last say sa buhay mo ay yung sinabi ng Diyos patungkol sa iyo. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Gising pa ba? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya kung tayo ay naliligaw ng landas, ay dahil sa ating dila na katulad po ng renda na nakadikit po sa ating mga ilong. Ilong ba yan? Sa bibig, no? Tayo ay inililigaw ng ating mga pananalita. Amen? Andiyan pa ba kayo? I hope I'm making sense. Amen po. No? In Ephesians chapter 5, verse 25 to 26, sabi doon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ang sabi ng Panginoon sa mga lalaki, mahalin natin
ang ating mga asawa. Sabi doon, linisin sila. Paano? Sino din yung mga asawang lalaki? Itaas ang kamay, mga mister. Pakitaas po ang kamay, mga mister. Yeah? Ang utos po sa atin ay ito. Chef, ganito, ito yung utos sa atin. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas, hindi ibig sabihin paliliguan mo si shower. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Amen? Although, siyempre, mga mister, di ba? Pwede naman. Pero, hindi ato pwedeng sabihin sa lahat, no? Pang mga may asawa lang. Pero ang sinasabi dito, paghuhugas sa tubig at sa salita. Sa original po na translation po, yung salita po dito na salita, ayan, yung huling yung salita, ay hindi po yan, sa original na pagkakaano, hindi po yan written word, kundi ito ay spoken word. Sabi niyo po, spoken word. Yung salita po dyan, yung salitang sinabi, hindi yung salitang isinulat. Kuha niyo? Yun po yung original na translation. No? At bakit po isinabi? Eh, ang utos sa atin ni Lord ay huwag mo lang isulat, sabihin mo. Sabihin mo sa asawa mo, gusto mo siyang maging maayos ang itsura niya, gusto mong hugasan siya sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Sabihin mo kung gano'n siya kaganda sa mayong mga mata. Amen? Hallelujah. Kailan lang po, no? Mga couple of days ago, sabi ko sa asawa ko, kasi lagi kaming magkadikit eh. Sabi ko, Han, para tayong bagong kasal, no? Eh, tuwan-tuwa naman siya kasi yun ang feeling ko. Sabi niya siguro niya sarili niya, grabe, 16 years na kami. Tapos hanggang ngayon, feeling pa rin niya bagong kasal kami. It must be something, no? Sa mga asawang babae. Amen po ba? Kayo po ba mga asawang babae, ganun pa rin ang feeling niyo sa asawa niyong lalaki? Amen? Baka naman hindi na kayo hinuhugasan ng inyong mga asawang lalaki, no? Hindi na kayo pinupuri, no? Han, ayan ka na naman, tumataba ka na, oh. Baka puro ganun ang, no? Hindi sila, ay nako, hindi ako nagagalit, no? Papaliwanag lang, no? Kaya mga asawang lalaki, wag natin tipirin yung papuri natin sa asawa, no? Amen? I'm pretty sure, oh yan, ha? Ivan, tsaka Yoli, no? Purihin mo naman yung asawa. Ang papuri ay sa Diyos, amen? Pero sa mag-asawa, pwede namang sabihin, Han, ganda mo ngayon, ha? Oh. Kaya yung mga asawang babae, huwag naman padalas-dalas ang salita, ba't ako, ngayon lang ako maganda? Ganon? Huwag naman ganon. Sabihin mo kahit, ay, salamat, Han, no? No? Kasi yung iba, parang ano, hurtful na, parang may resentment na, ba't ngayon lang ako, siguro may kasalanan ginawa to. Iba na iisip mo eh, no? Kasi minsan lang gawin ni Mister. Kaya Mister, huwag mo lang minsan gawin. Araw-araw na ginawa ng Diyos, sa mga nanonood na may asawa po dyan, huwag niyo pong kaliligtaan na purihin ang mga asawa niyo. Amen? At sigurado, may masarap kayong hapunan. Amen po ba? Amen. Andiyan pa ba? Parang galit ata. Joke lang. Andiyan pa ho kayo? Amen? O, isang palakpak para sa Panginoon ko nandiyan pa. Yun. isa lang. Yan. Hallelujah. Ang ligaw na kabayo ay walang layunin at patutunguhan at walang halaga. Katulad lang din natin na pag wala tayong mga kontrol sa ating mga sinasabi, tayo po ay naliligaw ng katulad po ng isang ligaw na kabayo. No? Hindi niya magagawa, yung mga ligaw, hindi niya magagawa yung hangarin ng Diyos para sa kanya. At hindi makakaranas ng tunay na yaman at kagalakan. Yung wala raw po kontrol sa kanyang pananalita ay hindi makakaranas ng totoong kagalakan at ng totoong kapayapaan. Amen? Sa Santiago chapter 1 verse 26 sabi doon, kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, sino po sa inyo dito ang relihiyoso, taas ang kamay? Lahat po ng relihiyoso, taas ang kamay? Wala. Yun, merong isa, dalawa. Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Amen? Amen. There's this old story. No? Meron daw isang relihiyosa na babae nagsimba sa Quiapo. Sumakay sa jeep. Pero nung padalos-dalos ang driver sa preno, biglang napamura yung itong si nanay. No?
baliwala ang kanyang pagiging religyoso. Amen. Yung salitang religyoso, ang ibig sabihin po ay paglilingkod. Ang religyoso po ay hindi po yung laging nagsisimba, laging nakaluhod, laging nasa mga pabasa o kung ano man. Hindi po yun ang religyoso. No? Hindi po yung sumasali sa prosesyon ang religyoso. Ang religyoso po ay yung naglilingkod. Kasi yun ang ibig sabihin na religyoso. Kung ikaw ay religyoso, magtatanong ngayon ako, sino dito ang mga religyoso? Taas ang kamay. Yung mga naglilingkod. Naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa kapwa. No? Kung totoong naglilingkod ka sa Diyos, ngunit hindi mo kayang pigilin ang iyong pananalita, ang iyong paglilingkod ay walang halaga. No? It sounds bad news. But really, there's good news dito po sa mensahe na ito. Yung pangalawa po sa ating pag-uwangis. Ano yung una? Ang renda. Pangalawa po? Ang timon. Sabi niyo nga po, timon. Sino po nakaangkas na po ng barko, bangka? No? Ang bawat barko po, may timon po yan. No? O rudder. No? Eh si chef po, ito, malaking bangko, barko po yung sinakyan niya. Yung barko niyo po ba may timon? No? Nakasakay na po yan sa cruise. No? Yung cruise po na, hindi yung cruise na gano'n, yung cruise po. Nakasakay na po yan. Ang biyahe po ninyo, saan kayo bumabiyahe? Mindoro to, ano? Saan? Sa Rome. Pupunta silang Rome, Germany, yan ang mga biyahe ng cruise nila. At sa laki po ng kanilang barko, can you imagine po na yung barko nila walang timon? Kung wala pong timon yung kanilang barko, wala na ho dito si Sir Ralph. Siguro lumubog na po yung barko nila. Ang mga barko po ay dinisenyo na haharap sa mga malalaking alon. Amen? Pero may mga magagaling pong mga kapitan na umiiwas po sa bagyo. Amen? Pero ang mga barko ay dinisenyo po yan na kahit may matinding bagyo, kayang-kaya nilang lusungin. Amen? Katulad lang din ng design sa iyo ng Diyos. Alam mo ba na dinisenyo ka na hindi ka basta-basta mapapabagsak ng kahit anong pagsubok. Amen? Pero bakit, Pastor, may mga bumabagsak sa pagsubok? Dahil wala silang timon. Amen? Sabihin niyo yung timon. Amen? Ano yung timon? Ang timon po ay parang yung ating mga dila, yung ating pananalita. Sabi po dito, Santiago chapter 3 verse 45, gayon din ang barko. Kahit na ito ay napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. No? Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Yan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Hallelujah. Yung salitang religyoso, yun po ay paglilingkod. Yung salita pong timon, no, yan po yung parang dila po ng tao. Hallelujah. Napakaliit lang ng timon sa isang barko, ngunit ito ay may malaking bahagi. No, akala natin maliit na bahagi lang yan sa katawan natin, pero may malaking bahagi yan sa direksyon ng buhay mo, especially sa panahon po ng bagyo. Sino po nakaranas na po sa inyo na binagyo ang iyong mga pamilya? No? Ano po yung mga huli niyong sinambit? Ano yung mga sinasabi mo habang dumadaan ka sa pagsubok? No? Ito po ba ay mga salita ng pagrereklamo? Ito po ba ay mga salita ng pagkabalisa o ng mga walang kapag-apag-asa? Kung tayo po ay dumadanas ng pagsubok, ano po ang ating pananalita? No? Tayo po ba ay nagsasalita ng pabalang at wala na pong kahinatnan ang ating mga buhay? Bantayan po natin ang ating dila. Dahil nasa tabas ng iyong dila ang magsasabi kung saan ka pupulutin sa dagat. Kung ikaw ba'y pupulutin sa kung saan man. No? Sabi nga po ng isang manunulat, no? Si Jesus po, maaring nasa storm siya, pero wala pong storm sa kanya. Tama? Naparod ko lang ito kahapon. Sabi ko, kung ano, tayo po, maaring nasa bagyo po tayo, nasa gitna ng bagyo.
Kahit wala pong bagyo actually, pero kung punong-puno ng bagyo ang isip po natin, eh para na rin tayong binabagyo. On the other hand, si Jesus, kahit nasa gitna ng bagyo, pero wala naman siyang bagyo sa sarili niya. Kaya cool na cool lang siya. In fact, yung mga sinasabi niya ay mga salita pa rin ng pananampalataya. Eh syempre, Diyos siya eh. Ako hindi. O yun, yun. Exactly. Exactly what I'm saying. Sa gitna po ng pagsubok, ano yung huli mong sinabi, kaya ikaw ay naligtas? Tayo po ba ay nagpasaklolo? Napakaliit ng ating dila, pero makapangyarihan para po sa ating kaligtasan. Sa ating buhay, may mga bagyong darating, sabi nga. Magre-reklamo ka ba? O iiyak mo na lang? Sino dito yung umiyak na lang sa Diyos? No? Umiyak ka na lang dahil may pagsubok. Magpasaklolo ka sa Panginoon at umpisahan mo na ng sumamba. May mga tao po ang kakilala, imbis na magreklamo, umiyak, magngangawa, alam mong ginawa niya? Nagsimula siyang sumamba sa Diyos. Ang iyong pananalita ay makapangyarihan. Ano ang sinasabi mo sa iyong kalagayan ngayon? May pag-asa ka pa ba? Ang sabi ng Diyos, meron. Pero ano ang sabi mo? Naniniwala ka pa ba na may kaligtasan sa iyo? Naniniwala ka pa ba na ikaw ay gagaling sa sakit mo? Naniniwala ka ba na gaganda pa ang buhay mo? Eh, matagal lang ipinangako sa iyo ng Diyos yan. Ang gusto lamang po ng Diyos, eh, maki-agree. Ano ba yung agree sa Tagalog? Ayon o sangayon? Makisang-ayon po tayo sa kanyang sinasabi. Kasi kung taliwas po ito sa sinasabi niya, eh kahit anong ngawang gawin po natin, hindi po talaga mangyayari yan. Pero kung if we will abide in Him, maski ang ating pananalita, eh naka-angkla po sa kanyang sinasabi. Amen. I hope I'm making sense to you this morning. Sa mga awit 22 verse 1 and 2, sabi doon, oh Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi po nung nagsulat. Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi, tumatawag ako sa iyo. O Diyos, di ako mapanatag. Di ka man lang sumasagot. Alam mo, panalangin ito minsan ni David, no? Pero siyempre, hindi naman siya nagre-reklamo. Ang ginagawa niya lang po dito, nagpapasaklolo siya. Lord, imbis na magreklamo ako, Lord, sumaklolo po kayo sa akin. No? Ang iyong patuloy na pagsasalita sa iyong sitwasyon ay hindi makakatulong. Ngunit ang iyong pananalita ng salita ng Diyos. Kasi imbis na magsalita tayo ng salita po ng Diyos sa ating sitwasyon, ang madalas nating sinasabi ay yung mga alam lang natin, yung pananalita po natin. No? Ang Diyos, ang tanging makaliligtas sa atin para makabalik sa tamang landas. Can you say amen to that? At yung pangatlo po na pagwawangis, ang kislap. Sabi niyo po, ang kislap. O the spark. Ano po yan? Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 5 to 6, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ang ipinagbiyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So, ang isang kislap ay maaring magsimula ng malaking sunog. Hallelujah. Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 9 and 10, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri. Ang alin? Yung dila po natin, ang ginagamit natin sa pagsamba, amen po ba? Sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait, sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Amen? Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Amen? Yung ginamit mong pagsamba, ginamit mo rin panlait. Tama po ba yan?
kayo po ang magsabi. Kayo po ang magsabi. Tama po ba o mali? Sagot. Mali. Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 11 to 12, hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ang igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ng tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Meron tayong dila, mapusok na dila, nangangahulugang meron din tayong mapanlinlang na puso. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang umaga. Magtataka ka kung bakit ganun ang pananalita ng tao na yon. Pero the only reason behind that, it's because meron siyang deceitful heart. Bawat isa po sa atin, you speak the way you speak because of the condition of your heart. Amen? May mga taong malumanay ang pananalita. Bakit? Marahil may kapayapaan sa puso nila. May mga tao naman na pag kinausap mo, laging emergency ang nota niya. Laging, ano ba ito? May kahoy ba ito? Kasi sa puso niya, lagi siyang merong kaaway. May mga tao po na hindi rin halos nagsasalita. Bakit kaya? Siguro walang laman yung puso niya. Ganun ba yan? May mga tao naman po na madaldal talaga. Lahat na lang, may kwento. Lahat ng bagay may sinasabi. Marahil kasi marami siyang alam. Pero malayo ang puso niya sa mga bagay na ito. Kaya kung ikaw merong masamang puso, ang resulta po niyan, masama rin ang tabas ng dila. Kaya hindi nga natin mapigilan, sabi ni James eh, hindi natin mapipigilan yan. Imposible. But we know in God, nothing is impossible. Eh bakit pa nilagay ng Diyos yan kung imposible talaga? Because God wants us to say, not only to say the right words, but God wants us to say the righteous words of life. God wants to use us to become a vessel, to become an instrument, to become a voice to this world na alam natin, tuloy-tuloy ang pagbagsak. Inaantay ka niya para ikaw naman ang magsalita. Marahil yung kapitbahay mo, kulang na lang, tawagan ka niya, kapatid, kausapin mo naman ako. Yung kapitbahay mo, nawala na napakinggan niya, kundi bad news. Kapatid, inaantay ka niya na ikaw naman ang magsalita ng good news sa kanya. Bakit? Kasi meron ka nun. Sino dito sa inyo ang tumanggap na ng good news? Amen? Kung meron kang good news, kapatid, pamahagi mo naman sa iba. Bakit natin hindi nagagawa ito? Marahil yung puso po natin malayo pa. Malayo pa sa nais ng Diyos. Kaya ito po ang sabi po ng Diyos. No? In Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi doon, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ikaw nga, hindi mo maunawaan yung sarili mo. Di ba? Hindi mo nga maunawaan yung puso. Ba't kaya ako ganito? No? Bakit? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya ang sinabi ng Diyos ay, ito ang sinasabi po ng Diyos. At dito tayo magtatapos. Tandaan nyo po, yung tatlo na pag-uwangis, renda, ano yung pangalawa? Alala nyo pa? Timon at ang spark o ang kisla. Ito po ang nais ng Diyos ngayong umaga na ito para sa ating lahat. Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So the key now to yung pagbabago po ng ating pananalita, baguhin natin yung laman ng ating puso.
baguhin na ikaw ba ang magbabago nun? No, no, no. God must change your heart. And even as I preach today, I cannot change your heart. I'm just relaying the word of God to you na sa inyo. Pinapasa ko sa iyo yung opportunity na magbago. May mga kakilala tayo, matagal ng Kristiyano, pero bukang babig pa rin ang PI. Bukang bibig pa rin yung mga hindi magagandang salita. Tama po ba yon? Alam natin mali. Pero kahit ikaw, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. At dumating yung panahon, naiinis ka na, Lord, gusto ko talagang magbago. Pero kung gusto mo talagang magbago, eh lumapit ka sa Diyos. Huwag mong baguhin ang sarili mo sa iyong sarili lamang. On your own, you can never change you. But here's the promise of the Lord. In Ezekiel 36:26, sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. So as I end today, who among you here wants a new heart? Who among you here wants a heart surgery? Itong heart surgery po na ito ay hindi lang po surgery, but heart transplant. Ibig sabihin, tatanggalin yung luma mong puso, papalitan po ng puso ng Diyos. Pag binigyan ka ng puso ng Diyos, ay hindi na pwedeng ang inyong mga sinasabi ay hindi na maka-Diyos. Ang sasambitin mo na ay yung mga salitang maka-Diyos. Dahil meron ka ng puso ng Diyos. Amen? And if that's you, my friend, kung meron pa sa inyo rito, no? Most of you, tinanggap na si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At kasalukuyang binabago ng Diyos ang iyong mga puso. Pero ikaw, kapatid, na hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Panginoon, eto na ang araw para sa iyo. At hindi lang para sa iyong kaligtasan, para din sa pagbabago ng iyong direksyon. And that is why sabi po sa Bible, repent. And when you say repent, ang ibig sabihin lang po, change the way you think. Change the way you say things. Change your language. Palitan mo yung pananalita. Hindi lang po pagbabago sa itsura, pagbabago po ng iyong buong katauhan. Kasama na rin ang iyong pananalita. Kapatid, if that's you, you want to surrender your life to the Lord, and I would like to encourage you, encourage you to surrender your life today. This is your moment. Hindi nagkataon, hindi po tsumamba na nandito ka ngayon, nanonood ka o nakikinig ka sa aking salita, sa aking sinasabi ngayon. But God has a wonderful purpose in your life. Today is your day of salvation. If that's you, my friend, I would like to pray for you. And if there's anyone in this room right now, kung nice mong i-dedicate, i-surrender ang buhay mo sa Panginoon ngayong umaga na ito, can you raise your hand so I can see you? No, and I would like to pray for you. If you want to surrender your life today, this is the day that the Lord has made. If that's you, sige po, taas mo yung kamay mo, I would like to pray for you. Meron po ba nais magsumuko sa ng kanyang buhay sa Panginoon? Meron po ba? Anyone? Salamat, kapatid. Huwag ka mahiya, bro. Huwag ka mahiya. Thank you, thank you. Maraming salamat. Meron po ba sa mga nanonood po sa YouTube at Facebook channel, hindi ko po kayo nakikita, pero nakikita ng Diyos yung pagtaas ng iyong kamay. Let me pray for you. Sige po. Panginoon, salamat po sa aming kapatid na nandito ngayon sa teatrino. Kanyang isinusuko ang kanyang buhay ngayong umaga na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ay Lord, kayo po ang magpatawad sa kanyang mga kasalanan. Lord, as he surrender his life. And Lord God, as we pray this prayer, kapatid, let us pray. Gusto ko tumayo ka, kapatid. Tayo ka. And sa lahat ng nananalangin, no, I want you to pray after me. Buksan mo yung mga bibig mo, yung dila mo, gamitin mo ang mga salitang ito para sumuko sa Panginoon. Simulan nating manalangin. I want you to pray after me. Aming Ama, ngayong umaga na ito, aking isinusuko ang aking buhay. Naniniwala po ako, ikaw lamang
ang aking kailangan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At simula ngayon, maghari po kayo sa aking puso. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa bagong buhay at salamat po sa bagong puso. Simula ngayon, kayo po ang masunod. Panginoong Hesus, aking Diyos at tagapagligtas, pinupuri kita. Amen and amen and amen. Maraming salamat, kapatid. Congratulations, bro. Hallelujah. At sa lahat po na nanalangin, and even those who have come today, let's all stand as we close in prayer. Hallelujah. Na-bless po ba kayo ngayong umaga? Amen po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa karunungan, at higit sa lahat, salamat po sa kakayahan na maipamuhay namin ang mensaheng ito. Dalain ko po, Panginoon, na ang linggo na ito ay maging significant, Lord God. And even as we give our tithes in our offerings para po sa gawain po ng Words of Life, Lord, we pray, Lord, pagyamanin niyo po ang mga investments po namin. Pagyamanin niyo po ang lahat ng kayamanang ito, gamitin para sa kaluwalhatian mo. Salamat, O Diyos, sa bawat pamilya na narito, pagpalain niyo po sila. And sa buong linggo na ito, dalain ko, tanging ang iyong salita lamang ang maririnig po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang kaginhawahan, kalakasan. At Lord, salamat po at ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi po maganda. Lord, salamat sa iyong pagmamahal po sa amin. At hanggang sa muli, Lord God, samahan niyo po kami. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Lord God. Lord, ang aming mga puso, ingatan niyo po. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin, matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.